Mga tol, it's me again, Beams Ghost TV po. Nandito po tayo ngayon dahil babalikan po natin ang bahay po ng manananggal. At syempre, marami po tayong dalang asin. At may sukbit na din po tayong bawang sa atin pong leeg. Ngayon mga tol, ay pupuntahan po natin ang bahay ng manananggal sa araw dahil para po makita nyo rin ang areyang ito. At syempre mga tol, no, titingnan po natin kung saan po sila naglalagay o kung saan po siya naglalagay pagka-araw. Dahil nagtataka lang po ako mga tol, pagkagabi po ay nakikita natin dito ang kalahati ng kanyang katawan. Ngunit pag-araw po ay titingnan natin kung saan po siya naglalagay. Dahil alam nyo ba mga tol, ang manananggal po ay takot po sila sa araw at lalo na po sa asin. Napapasok po sila. Kaya ang gagawin po natin ngayon mga tol ay tutuklasin natin at aalamin po kung saan po sila nakatira ngayon sa araw. At syempre mga tol, no, nung na-encounter po natin sila, ay babalikan po natin ngayon ang kanila pong bahay o kanyang bahay para lagyan po doon ng asin. At syempre mga tol, magpapasintabi po tayo sa mga elemento dito na nakatira. Alam nyo naman po mga tol, yung elemento po ay takot na takot po sila sa kagaya nitong asin dahil sila po ay napapaso. Kaya ang masasamang espiritu lang po o masasamang elemento ang hindi po aalis dyan pagka po naglagay po tayo dyan ng asin. Kaya ang gagawin po natin ay kailangan po natin dito magbigay ng protection prayer. So ngayon mga tol, no, nakasukbit po sa akin yung bawang, nakapulpak po tayo. Hindi na po natin patatagalin ang bidyong ito. Samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng bidyong ito. Let's go! Kaya po pinahaya ng manananggal ang areyang ito ay napaka-creepy po ng paligid. Ano? Tingnan nyo muna yung paligid para makita nyo po. Talaga naman po mga tol ay wala pong bahayan dito. Kaya po siguro binahayan dito ng manananggal at sobrang sukal din po. Ano? Para na mga tol. Sa lahat ng elemento na nakatira sa lugar na ito, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Ako po ay naparito upang maglagay po ng asin dito sa area po kung saan nakikita o na-encounter po ang manananggal sa gabi. Kaya sa masasamang elemento na ayaw umalis dito sa lugar na ito, lalo na dito sa banda dito na nakatira sa Kawayan, pipilitin ko kayo ngayon na mapaalis sa lugar na ito o sa semi-gubat na ito na tabi ng ilog. Dahil alam ko na makakasakit sa inyo ang pagsasaboy ko ng asin. Ayoko magambala kayo ng mga nakatira dito. Pero ganun pa man, ako ay hinihingi ng paumanhin. At yung gilid po nito mga tol, ay sobrang damo na po. At matagal na po ito na hindi nadadamuhan. Pansinin nyo mga tol, may kubo pa pala dito. Ayan o. Ayan mga tol, no. At mga tol, nagsama po tayo ng taga-video. Para po may taga-video tayo at nakikita nyo po yung gagawin po natin. At siya po ay may alam din sa lihim na karunungan tulad po ng ginagawa ko. Yung kabila po na yun mga tol ay sobrang sukal din po. At ito po ang dahilan at gustong gusto nila ditong mamahay sa mga ganitong lugar. Ngayon mga tol ay magagamit na po natin ang asin na to dahil andito na po tayo sa bahay po ng manananggal kung saan po ay nakita po natin dati ang kanyang kalahati po ng katawan. At dito po yon sa gilid po na ito, nakikita nyo po ba mga tol? May halas po dyan o may hawi po ng mga dahon dahil dyan niya po iniiwanan ang kalahati po ng kanyang katawan. At umaasa po ako na makikita po ulit natin siya at machechempuhan natin sa gabi. At sa bidyong ito ay hahanapin po natin after nito ang kanya pong tinitirahan sa araw. So ngayon mga tol, bago po tayo magsaboy dito ng asin, pagbibigay galang po sa mga elemento at alam ko naman po yung mabait na elemento dito, ay aalis po sila habang hindi pa po tayo nagsasaboy ng asin dahil mauunawaan po nila ang ginagawa natin. At sa pamagitan ng aking kakayahan, lahat ng mga elemento dito na mababait ay kinakausap ko na lumayo muna kayo sa lugar na ito. At ako ay magpapasintabi dahil magsasaboy ako dito ng asin. At sa masasamang elemento, mapipilitan ako na gamitin sa inyo ang aking protection prayer. Dahil alam ko naman na matitigas kayo at hindi kayo basta-basta umaalis. Crosanti patris benedicti, cos in ubito nostro presensia munyamur, crosacrasit mihilux, nandrakasit mihidux, bade retro satana, damguansuades mihibana, suot malakalibas, ebsebenina, jibas. Ngayon, bubuksan na po natin ang asin mga tol para po isaboy po dito sa bahay po ng manananggal.
At para po mapaso siya, pagka iniwan niya po dito yung kalahati ng kanyang katawan, mga tol, no? At pagkatapos po nito, no, alam naman po natin na nalulusaw din yung asin. Sana po ay ma-encounter po ulit natin siya. Pero mga tol, duda ko eh. Malamang yung bahay po na yon na nakikita nyo po na yon, no? Na yung doon po sa may mangga doon, no? Yung kubo po na yon, ayun, no? Na nakatabing po sa mangga, yan, no? Ayun, mga tol, yung kubo po na yan. Palagay ko po, yan po yung binabahayan niya pagkagabi at yan po yung ginagawa niyang hideout, no? At iniiwan niya lang po dito yung kalahati ng kanyang katawan, no? Ayan, dito. Iniiwan niya lang po, mga tol, dito para po itago. Ayan, salilagyan po natin ang asin. So ngayon, mga tol, ay tutuklasin po natin kung saan po siya nagtitira pagka araw. Siguro po ay dito lang po yung nagiging hideout niya pagka po gabi. Pero may iba po siyang tirahan. Gagawin pa po tayo dito sa banda rito. Sobrang lawak po nito, mga tol, no? At gilid po ito ng kayo na po humusga kung sapa po ito o ilog, no, mga tol. Pero parang sapa lang to. Kiraan po sa nakatira pong duwende dito. Ako po ay nagbibigay galang. Ayan, mga tol, no, pwede pa siguro yan umangan ng mga pante, no? May nag-uumang siguro dito dati. At mukhang marami pong isda, no? Yung pante, mga tol, no, ay panghuli po ng isda yon. Yung ginagamit po sa probinsya, no, ng mga nangingisda na kagaya namin, mga mahihirap, no? Yun po ang ginagamit namin para po kami ay makakain at mabuhay po ng maayos dito sa probinsya, no? Isa po yon sa ginagawa namin na trabaho. Hello? Oops. May nagluto pa dito, mga tol, oh. Hello? Uy, nagliliparan yung mga uwak, ah. Araw na araw, ah, may mga uwak, ah. Ayun, oh. Ayun, oh. Oops, muni na. Op, sino yan? Yung manananggal po ay nagpapalit-palit po sila ng anyo. Pwede po silang maging ibon o malaking aso. O magpanggap po na isang tao, no? At sa araw po, hindi po natin sila nakikita dahil takot po sila sa araw. Ang dami. Grabe, nabulabog sila, oh. Ang dami, oh. Ang daming uwak dito. Ang daming uwak, oh. Tahimik lang tayo, mga tol, ha. Ayun, mga tol, oh, meron pong mga ano, meron pong mga tunnel po, no, ayan, oh. Mga lagusan po, no, sa ilalim. Mga hayop po yung kinakain ng manananggal, no, mga tol. Nakakabiktima po sila ng mabilis para po makakain dahil nagpapalit-palit po sila ng mga anyo. Ayun, oh, sobrang sukal kasi dito, eh. Hello? Andito ka ba? Hindi natin mapasok, mga tol, yung loob ng butas. Ayun, no? Kasi ano, maraming tinik, mga tol, no? Ayun, no? May butas dun sa loob, no? Ayun, no? Ayun, no? May lagusan dun sa papunta sa ilalim. At nararamdaman ko may kakaibang enerhiya dito. At hindi na mapakali, mga tol, yung mga ibon, no? Napakarami nila, ayun, no? Ayun, no? At pinapaligiran nila itong kinatatayuan natin. Pangit na pangit tayong to, mga tol. Crusanti patris benedicti cus in ubito nostro presensia munyamur cusa crasit mehelux nandrakusit mehidux baderetro satana namguan suades mehibana sot malakali bas epse benina debas. Kaya, mga tol, nag-protection prayer na po tayo at nararamdaman ko po nakakaiba po dito sa ilalim po na to. At ngayon, mga tol, no, lahat po ng asin na to ay ibubuhos po natin doon mamaya, no, pag alis natin. At napakarami po na pwede niya pong paglagyan ng kanya pong katawan dito, no. O pwede niya pag-iwan ng kalahati po ng kanyang katawan.
Narinig nyo ba yun mga tol? Parang may boses ako narinig sa banda doon. Hello? May tao ba dyan? May narinig kang boses? Ako may narinig eh. Kahit araw mga tol, may nagliling lang po sa atin dito. No? May narinig po ako sumalit na boses dito banda. Ayan po mga tol. Napakahiwaga po ng ating mundo at hindi po natin maipaliwanag ang mga kababalaghan na nangyayari. Tulad nga po nito no, na pinagbablagan po natin, na ako din po ay hindi po makapaniwala na meron pong bahay dito o pinahayan dito ng manananggal. Ngayon mga tol, no, pupuntahan po natin ito sa gabi at kailangan po ay matsambahan po natin ang kalahati po ng kanyang katawan at malagyan po natin ang asin. Yun po ang goal natin mga tol, na mapuksa po ang manananggal po na nakatira po dito. Para po mga tol, no, sa ganon ay matapos po ang misyon po natin na ito, no, sa manananggal po na ito. Dahil nakausap ko po ang kaibigan nating ermitanyo na kailangan daw po mapuksa po ang manananggal na ito, no. Dahil meron na daw po sa mga ibang lugar, no, kagaya po ng mga lugar po na nababalita, ay meron na daw po na pinapakitaan o piniperwisyo po doon sa mga lugar na yon na mga kinatatakutan na daw po doon ng mga tao. Kaya po kailangan andito po tayo para tumulong po no, na mabuwasan po ang mga manananggal dahil partip din po sila no, ng kasamaan no, mga tol. So ngayon mga tol, no, hindi na po natin sa inyo ipapakita ang pagsasaboy po dito ng asin no, at lobang delikado po dahil marami pong mga elemento rin dito. At hindi po basta-basta tayo pwedeng magsaboy dito ng asin na hindi po tayo nagpapasintabi. At ngayon mga tol, hanggang dito na